Sa tingin mo ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elon Musk na anda may idea ka, nasimulan mo na, and ito na yung ano na, parang makukuha mo na yung results. Pero ginawa mo na lahat 101%. Pero nagfi-feel ka pa rin. Hindi mo pa rin makuha yung result. Susuko ka na ba? O magiging persistent ka in life? Welcome to the Richard Bautista Show, where my goal is to lead you to have the right mindset so you can achieve the success in your life. I'm Richard Bautista and thank you so much for being here. Naranasan mo na ba na last episode natin, sinabi natin na mag-start ka na, start mo. And pagka-start mo, nakita mo na ang daming struggles, ang daming obstacles, and dumating na sa point na gusto mo lang sumuko, pero dahil may purpose ka, at dahil alam mo na kailangan mong gawin yung nasimula, kailangan mong tapusin yung nasimulan mo, dito papasok yung tinatawag natin na persistence. Bakit mo kailangan maging persistent in life? Kung may goal ka at may pangarap ka, bakit mo kailangan maging persistent? Kasi kung hindi ka maging persistent in life, susuko ka na. Hindi mo kakayanin. Pero ito ang nakakabilib kay Elon Musk. Si Elon Musk, alam naman natin na isa siya sa pinaka mayayaman sa buong mundo dahil sa mga success niya. Isa na dito ay ang SpaceX. Ang SpaceX is parang NASA pero privately owned, and si Elon Musk ang nagsimula ng SpaceX. Ngayon si Elon Musk, before nung hindi pa niya fully na naging successful yung SpaceX, so nag-try siya. Una pala muna, then may business siya na PayPal, tapos binenta niya yon, tapos may fund siya. So nabenta niya yung PayPal. So may pondo siya na 100 plus or 200 million plus na pera na dollars. Ngayon, bumuo siya ulit ng company. Ito ay yung SpaceX, tapos may isa pang company, Tesla. Tapos pinag-isipan niya kung sisimulan niya yung SpaceX o hindi. Pero inisip niya, kailangan kong simulan. Ngayon, sinimulan niya na yung SpaceX, then nag-ano na sila. Yung 100%, 101% effort sa pagpapagawa, sa paggagawa ng rocket ship, binuhos niya doon sa first na rocket ship niya. So, ayan na. Ilang months, ilang years ang paggawa ng rocket ship para pumunta sa space. Ngayon, it is the launch date na. Papalipa rin na, papaputokin na yung ano, yung space shuttle or spaceship. Ngayon, edi nakaano na sila. Si Elon Musk, nakaganyan na siya. Tapos pinapanood niya yung screen. Tapos yung mga tao nakapaligid na, yung mga family nakapaligid na, tapos yung mga programmers, yung mga ka-team ni Elon Musk para magawa yung spaceship, nandun na, nagko-control, nakaantabay na sila. Tapos ito na, may countdown na sila. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na, pumutok na. Ano sa tingin mo nangyari? Naging successful ba o hindi? Ang sagot, hindi. Pumutok yung spaceship. Nasira, nag-fail yung spaceship niya. So, first try. Instead na magmukmok siya, instead na gawin niya na, ba't kinawa ko naman lahat? Bakit ganun? Imbes na magganon siya, ang ginawa niya, pinag-aralan niya yung mga mistakes niya, ginawa niya, tinama niya yung mga mistakes na nalaman niya, and bumuo ulit siya ng second spaceship. Tapos ganun ulit nangyari. Nanonood siya, launch date na ulit, nanonood siya, tapos may mga tao ulit, and meron na ulit.
Countdown na ulit. 5, 4, 3, 2, 1. Successful na kaya? Ang sagot is hindi pa rin. Pumutok ulit. May fault ulit. So sabi niya, ba't naman ganun? Pero hindi niya inano, hindi niya inisip ng mabuti. Ginawa niya, imbes na magpadala siya sa emotion niya, nagpatuloy siya ulit. Ginawa niya ulit. For the third time. Third time, nagpa-launch ulit siya. Tapos, pumutok ulit. Sumabog ulit yung space. So, ang daming beses before niya makuha yung success. Ang daming milyong pesos. Ang daming attempts bago niya mapapunta talaga yung spaceship sa ibang lugar. Sa tingin mo ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elon Musk na may idea ka, nasimulan mo na, and ito na yung ano na, parang makukuha mo na yung results. Pero, ginawa mo na lahat, 101%, pero nag-feel ka pa rin. Hindi mo pa rin makuha yung result. Susuko ka na ba? O magiging persistent ka in life? At aaralin mo yung mga mali mo at itatama mo. At i-level up, i-upgrade mo yung mga nalalaman mo para mapaayos yung spaceship. Siguro kung hindi nagpursige, kung hindi naging persistent si Elon Musk at sumuko na siya agad for the third time. Kung mapapanood niyo sa YouTube, ang daming beses na nag-crash yung spaceship niya before finally mag-landed sa outer space. Actually, meron siyang idol, si Neil Armstrong, na isa ata siya sa unang nakatapak sa moon. Ngayon, simula pagkabata, ano siya, idol niya yon. Pero, dahil sa ginagawa ni Elon Musk, sinabihan siya ni Neil Armstrong na itigil na, ganito ganyan, na walang mararating yung pangarap niya, ganito ganyan. So, talungkot si Elon Musk na si Neil Armstrong yung idol ko, pero wala siyang tiwala sa akin. Pinapatigil niya pa ako. Akala niya sa akin, baliw ako. Ganon talaga kapag may big dream ka. May mga taong hihila sa iyo pababa. And ikaw ang gagawin mo, huwag mong hayaan na hilahin ka nila pababa. Magpursige ka lang hanggang nasa taas ka na sila. Magpursige ka lang hanggang nasa taas ka na. At yung mga taong hindi naniniwala sa iyo, magugulat na lang na may result ka na. So you have to be persistent in life. Huwag mong hahayaan na may konting pagkakamali lang, may konting problema lang, isusuko ka na agad. You should be a fighter in life. Isipin mo na ito, kapag nalampasan ko tong problema na to, pag nalampasan ko tong mga failures na to, isa ako sa magiging pinaka-successful sa larangan na to. Isa ako sa pinaka-magagaling, isa sa pinaka-mayayaman sa buong mundo. Akalain mo yun, simpleng idea lang ni Elon Musk na pangarap niya lang gumawa ng spaceship. Tapos sinimulan niya. And hindi siya sumuko. Naging persistent siya in life. Ngayon, isa na siya sa tao na pinaka nagpabago in the way of our living sa outer space. Kasi dati nakarely lang tayo sa NASA eh. Pero ngayon, may privately owned na spaceship company. And ito yung SpaceX. So yun guys, wag niyong kakalimutan, be persistent.
Be persistent. Huwag kang susuko. Never give up. Never gonna give you up. Diba? Sabi nga ni ano? Sabi nga ni Rick. Diba? So yun guys. Thank you very much. Again, this is the Richard Bautista Show. Always remember. Always remember. Always remember. Just keep on grinding.